Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay surface area of cube. Sa video natin ngayong araw ay i-derive natin yung formula nito at syempre magbibigay na rin tayo ng example. So, kung gusto nyong matutunan yung topic natin ngayong araw, keep on watching. So, merong mga prerequisite na topic itong surface area of cube, especially kung i-derive talaga natin siya. Okay, so number one, kailangan alam natin yung area ng mga plane figures. Okay, alam natin yung formula. So, next naman, kailangan alam natin yung next. And then, lastly, kailangan alam mong mag-compute ng area ng composite figures. Okay? So, lahat yon ay napag-aralan na natin sa ating previous video. So, hanapin nyo na lang dun sa ating playlist. So, ang una natin gagawin, kailangan alam natin yung net ng solid figure na ito. Okay? So, maraming net itong cube. Maraming paraan kung paano siya idodrawing. Isa ito. Yan. So, itong figure na ito, ayan, yan yung ginamit ko dun sa topic ko na nets of solid figure. Pero, hindi naman kailangan na ganyan-ganyan. Kasi, limbawa, katulad nitong square na to, pwedeng nandito siya sa baba. Okay? Kahit pwede rin siya sa ibang part ilagay. So, depende kung paano mo ilalatag yung cube mo. Pero kahit paano mo pa siya ilatag, laging may lalabas na 6 na square faces. Okay? Yun ang common nila. Okay? So, since ito ay cube, ayan, meron siyang isang face dito sa taas. Siyempre, yung opposite niya dito sa baba, yun yung pangalawa. Yung nasa harapan, ayan, meron siyang opposite sa likod. Okay? So, we have 1, 2, yung nasa baba, pang 3 itong nasa harap, pang 4 yung nasa likod, okay, pang 5 itong nasa gilid, at pang 6 yung nasa kabilang gilid. So, meron tayong 6 square faces. So, kung naalala niyo yung discussion natin about sa area ng composite figures, kapag katapos mong hati-hatiin yung composite figure, kailangan mong kunin yung area ng bawat figure na mabubuo mo. So, dito, meron tayong 6 na square. Okay? So, alam naman natin kung ano ang formula ng square. So, yan ay A is equal to S square. Ayan, yung S, okay, pinatawag natin siya na side or pwede rin mag-represent as edge. Ayan. So, yung edge na sinasabi natin, eto, itong part na to. Ayan. Edge. Yun. Yan yung mga edges natin. Ayan. So, alam natin yan dun sa topic natin about solid figures. So, meron tayong video para sa mga parts ng mga yan. So, i-describe natin. So, hanapin lang po ulit sa ating playlist. So, ngayon, ang gagawin natin, ayan, meron tayong A is equal to S square. So, ibig sabihin, lahat ng square na ito, ayan, kapag kinumpute mo yan, iisa lang ang formula, S square. Ayan, so, sinulatan natin lahat ng S square. So, yun yung formula para dyan sa 6 na square na yan. Okay, so dahil meron tayong 6 na S square, so paano nga ba natin isusulat yung area or yung surface area ng cube? Okay, so ang symbol natin para sa surface area ay SA. So since meron tayong 6, okay, 6 na square. So simple lang gagawin natin. Kasi isulat mo ng lahat yan na S square plus 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 S square. Ang gawin mo na lang ay 6 times S square. So, ang formula natin para sa surface area ng cube ay 6 S square. Okay? So, mag-proceed na tayo sa ating example para sa araw na ito. Ayan, so meron tayo ditong isang problem. I-solve natin. Find the surface area of a cube whose edge is 18 cm. So, yung edge, ayan, yan, ito yan, ito, ayan, yan yung mga edges niya, ayan. Ayan, so, pare-pareho lang po ang size niyan, kaya isa lang yung ibibigay talaga. Okay? So, ang gagawin natin ay susundan lang po natin yung formula. Siyempre, ang gagawin natin ay isa-substitute natin
yung given dun sa formula. So, lagi lang nating ilalagay yung 6, okay? Kasi lagi nating mamultiply sa 6. Tapos, isusulat natin yung 18. And yung 18, syempre, i-square natin siya. So, magka-calculator tayo. Okay? So, yung 18 square ay 18 times 18. Kung wala kayong scientific calculator or walang ganitong symbol doon, so pwede nyong i-multiply yung 18 by itself. Okay? So, since dito ay meron, okay, pwede na pindutin yan. Okay? So, ang square ng 18 ay 324. 18 times 18 is 324. Pagkatapos, ang gagawin natin ay i-multiply natin yung 324 sa 6. And then, ang nakuha nating value ay 1,944. Ayan. So, we have here 1,944. Ang tanong, ano po ba yung unit niya? Ayan. So, since, di ba meron tayong centimeter dito? So, kapag kinukuha natin talaga yung area ng isang shape, isusulat mo talaga yung unit. Ayan. So, dito sa atin, hindi na natin sinulat. So, yung centimeter, kapag in-square mo yun, syempre, square centimeter ang kalalabasan nun. So, ayan. So, ang final answer natin ay 1,944 square centimeter. Salamat sa panonood ng aking math tutorial video. Sana po ay marami kayong natutunan. See you on my next one. Bye!